lagi akong nasa awards night o nasa TV. Parang lahat ng bigate nandun na lagi. Kasama niyo pa po si Micelia Rodriguez. Siyo po. Siyempre, kinabahan po noona dahil unang basis ko po sila makakatrabaho na kinalakihan ko na po ang dalawang pangalan na yan. Diyos ko, parang blues ang itim, di ba? And of course, Miss Dina Buonavie, parang ngayon makakatrabaho ko na. It's a dream come true for parang little girl probinsyana like me na dati pinapanood lamang sila. Parang dati isa lang akong little girl na nangangarap na sana makatrabaho ko yung mga idol ko. Tapos eto na ako ngayon. Kaya yun, I'm very grateful dahil I'm given the chance to work with the best of the best actors. Kumusta Barbie yung scene niya doon ni Miss D? Na kung saan yung parang nabuhusan ka? Naghanap pa po kami ng mumurahing sapatos dahil wala pong mumurahing sapatos si Miss Dina Buonavie. ganon as in talagang yung role ko ni Miss Dina talagang very very her, di ba? Biday na very social, very sophisticated. Tapos bago pa po yung eksena ngayon, sabi niya, can I not pour the coffee over her? Kasi parang the Ilocanos will hate me and I don't like that. I don't want to be the bad guy. Ganyan. So, nakakatuwa lang. Kasi nga, syempre, di po ba, poste na po si Miss Dina tapos concerned pa rin siya sa iisipin ng mga tao towards her. So, ayun. Very humble, both of them. Of course, mami ko, Miss Lucky Sir na, grabe, parang naalala ko po sa kanya ang alaga ng tunay kong ina. How about for Kate? Ako naman po, first ko pong na-meet si Miss D sa StoryCon. Sobrang, sa totoo lang po, kinuhan talaga ako nun. Hindi ko alam kung paano ko mag-approach. Kasi sinabihan na po kami, uy, umayos ka ha, ganyan, ayusin mo, magpakilala ka agad, ganyan. Pero naunahan ako lang nervous, ng takot. But eventually, nung na-meet ko po si Miss D, nagbago po lahat ng nun. Nawala yung kaba ko. Kasi sobrang, ano naman po eh, approachable si Miss D at ano lang, inuunahan talaga ng kama. Pero hindi totoo lahat ng mga sinasabi na tinatanong nila sa akin, masungit ba si Miss D, ganyan. Hindi po totoo. And of course, si Miss Nuki po, na katrabaho ko na rin po si Miss Nuki sa mga guestings, ganyan. And ang sarap lang po sa feeling kasi hindi ko naramdaman na may wall, ganyan. Sobrang chika, ganyan. So, hindi ko mapifeel na OP ka, ganun. Yun. Masaya po sila kasama kasi very nakikiride din sila sa mga stuff, ganyan. And to our two great actresses naman, kay Miss Snooki at kay Miss D, how would you differentiate? Since before, pareho po kayong teen star before, and then we have now a new set of teen actresses, how would you differentiate during those times na kayo po yung parang nasa ganong position sa kanila? Ano na po yung mga changes and paano nyo po sila ina-advise? Ako muna? Actually, nung una, kasi I know I'll be comfortable working with Snooki eh, kasi ang tagal namin magkasama, ilang years din kami na maraming pelikulang ginawa namin ni Snooki. And I was so excited to have this reunion teleserye with her. Ako yung kinakabahanan ako, baka mamaya yung dalawa may sungay, alam mo parang baka feeling prinsesita, baka mga feelingera yung dalawa, Diyos ko. Baka may madialogo na naman ako ng papunta ka palang iha, pabalik na ako. Hindi kasi siya ka kung hindi ka professional. Hindi ka basta, yun, marami na. Ay naku, basta may mga ganyan na. Sabi ko baka mamaya meron naman akong mapagalitan na alam mo, huwag ka magme-memorize ng linya mo sa set ha. Bago ka tumapak dito, memorize your lines. We are paid to study our lines, not to memorize on the set while we're blocking. And please huwag ka mag-phone. When you're ready, call me. Balik sa tent. Eh kaso, hindi ko nagamit yung mga dialogues na yan. Sobrang professional yung dalawa. So sabi ko, ay, sobrang professional naman ni Kate. Sobrang professional din ni Barbie. And hindi lang yon, pati sa tent, hindi ko rin na-experience yung, if you don't mind, we're sharing a tent, okay? You're not the only ones here. So, can you tone your voice down? Because we'd like to sleep. Di ba kasi minsan kasama mo sa tent, parang, lahat na ng mga pinapanood sa YouTube at pinapanood sa Instagram ng mga
whatever video, lakas na ko. Eh ako pa naman, titingnan ko lang ng... Hindi ko nagamit. Super behavior na dalawa. Hindi ko sa akin yun. Hindi, ako pala yung sinawa. Super, super, ano, super professional sila. Masayang katrabaho kasi they're so professional. That's true. Very magalang, very respectful. And ewan ko ba, parang feeling ko mga anak na rin namin kasi mabait nila talaga. That's true. Yun. Ako, I second the motion. Pareho tayo ng feelings din, sir. Yun din yung apprehension ko talaga rin noon na baka ma-meet ko kayo na si, well, before I, si Kate kasi nakatrabaho ka na, pero before I met you, Kate, ganun din yung feeling ko. Tuwing may mga kakasama ako na bagong superstar na artista, parang feeling ko baka bigyan ako ng attitude. Ang takot ko naman, paano ko ipapagtanggol yung sarili ko. I'm so, ano bang tawag niyan? Meek and mild ko, no? Humble, but quiet. Then, pero then, deep inside, she's a rock star. Means, I'm a rock star. Yung pag sumabog ako, when push comes to shove, I'm very waray yung attitude ko na, and I took it from my father, kasi ang daddy ko, eh, he hails from Tacloban, Leyte. Nakuha ko yung kanyang attitude na, oh, sige, tahimik lang ako, pero pagka naman ako, eh, napuno na sa'yo, nako, please be ready with the shotgun. Ano? Baka naman, I might really give you my tirade and talagang matarayan kita ng husto at maiyak ka talaga. Baka ma-annihilate kita. Buti na lang, hindi naman nangyayari. Annihilation talaga naman. Hindi, totoo. Ganun ang temper. May annihilation moments ako. But then, thankfully nga talaga na ang babait naman itong mga batang to. And I'm not saying this for show, ha, guys? Dahil nakaharap kami sa inyo. But honest to goodness talaga, I thank God that I am working with one of the best teen stars talaga, yung mga kabataan, professionals. Yeah, wala na daw sila sa teen. Ay, hindi, 19 si, ano, mga si kabataan. Barbie, 22. Still very young. Mukha siyang 12, no? Actually, kinabahan ako sa totoo lang, nangalanan ko na si Barbie. Sabi ko, sino pa naman din nangalanan ko? Sabi ko, sino pa bang hindi ko nakakatrabaho sa 7? Tapos sabi na, ay naku, Miss D, si Barbie, dapat makatrabaho mo. Yan ba yung mga big star ng 7? O sa mga young stars, malaking pangalan ako. Baka mamaya, ipasawa yan. Diyos ko, masabunutan ko yan. Malakihan ko ng mata na, do you mind? Pero hindi. Parang tinitingnan ko nung una eh, baka maldita to, baka malaki ang ulo, eh paliitin nga natin. Pero wala, di ba? Pero hindi. It's totoo lang. And I want super to say, since and kasi cowboy, baka, diba? Totoo, oh. Since katrabaho ko kasi si Barbs, kami most often din natin mo syempre magkasama dahil magina. Barbie, I want to thank you that you for being so gracious in every scene. I mean, it's so easy for Barbie to not mind me and you know, siya lang to hug the scene. Pero si Barbie, napaka-giving, napaka-understanding ng mga first days kasi nininervyos-nervyos pa si Tita Cooks. Pero you made me feel very comfortable, Barbs. Ano ba yung ninervyos? Char! Hindi, totoo mo lang, Char. Every movie that I do, since ganito pa ako kalit, hanggang sa 50 years na po ako sa industriya, hindi pa rin naalis yung kaba. Yung kabading. I don't want to ever be so too comfortable. Yeah, otherwise there's no more room for growth. Exactly. But uh-huh. I thank you, Barbie, for being such a nice girl. Good girl. Tapos parati pa ako nakakahingi ng pagkain kay Barbie. Yung pala yun eh! Dahil sa pagkain, Fiji. Hindi, meron naman akong bakal. Kaya lang, ang sarap kasi naman. Sabi ko naman ako dahil sa pagkain. Hindi, actually, sa totoo lang, sweet kasi si Barbie, kaya nung pinuhusan ko siya ng kape, parang, Derek, I don't wanna hurt her, kasi parang she's so frail. Tapos sabi niya, okay lang po, kasi eksena naman po. But my God, parang nag-iisip ako ng, ano ba, nabuhusan ko ba talaga to, or what? Kawawa naman. Siyempre, aside from the fact na, I don't want people to hate me. Pero, napaka-frail. Kahit naman si Kate, buti na lang wala pang eksena na, hindi, isa pa lang, ano, yung where's your credit ka? Para bang, how come your bank account only has 5,000? Tell me, Caitlin! Parang ayaw mo silang saktan kasi napaka-frail.
At saka ang galang-galang. So, yun lang. Huwag lumaki ulo, ha? Pag lumaki, may ano, check dito. Ilang take po yung pagbuhos ng coffee kay Barbie? Hindi, totoo yun. In fact, after ko siya binuhusan ng kape, naiyak din ako nung ano na, syempre nung cut kasi I'm not supposed to cry. Pero, di ba, na-watery din yung mata ko dahil naawa ako. Kasi yung luha niya, kape na rin. Parang around her eyes was coffee na rin. Sabi ko, I'm so bad. Well, it's not me, but Susie, who's maldita. Pero hindi ako yun. Hindi ako nananapo ng kape, no? And ano po yung piece of advice niyo or tip niyo for the two para magtagal dito sa industry? Just to stay the way they are. Wala naman silang dapat baguhin eh. Totoo lang, anak, they are, you are lovely. Beautiful inside and out. Wala na kayong dapat baguhin. Just stay the way you are. Natural, sweet, giving, forgiving, very gracious, and very grateful, and very professional. And nakakatuwa, nakaka-rub off sa akin yung energy nila. They're so energetic. At saka makikita mo yung good vibes sila pareho. Keep it up. Keep up the good work. And sa akin din, walang kailangan baguhin kasi, yun nga, like I said, they're very respectful, very gracious, very professional. Walang kailangan baguhin, just stay that.